Hello and welcome ulit sa Ron Motor Repair. Bali, ito po ang aming ginagawa ngayon. Suzuki Raider. Raider 150, yung carb type po ito. So, tinatanggal na po namin yung cover. Kasi, ito po pala yung problema niya, yung sa cambio. So, ayan. Papansin nyo, hindi siya bumabalik. So, kailangan i-position mo pa para maipasok mo dun sa sunod na gear. So, ang hinala natin problema nito, yung spring dun sa spindle ng change pedal o yung ehe nitong cambio. So, kailangan po muna natin i-drain yung oil kasi magbubukas tayo dun sa side ng clutch. So, i-drain muna natin siya. Yung size ng drain plug niya ay 14 mm. So ayan, bago habang nagbubukas siya dun sa kabila ng ano drain plug, tatanggalin ko na rin yung tornilyo nitong kickstarter. Bali, ito po yung mga tatanggalin natin. Medyo mahirap tanggalin yung kickstarter niya. So ito, sinaksukan na namin ng ano, flat screw para medyo bumukas siya. Pero matigas pa rin talaga eh. Meron talagang ganito yung medyo lumaban na yung spline niya. So ayan, bali natanggal din naman namin. Kaya lang off-cam na. Medyo mahirap talaga tanggalin. So, bali, ito nga po yung problema niya. Ayan yung spring. So, talagang ano siya, maaaring naputol na. Bumuka na eh. So, kailangan po muna natin tanggalin itong mga ano niya, clutch housing. So, unahin natin tanggalin yung clutch spring. Bali, yung Suzuki Raider po, lima yung clutch spring niya. So pasensya na po pala at hindi natin na videohan yung ano, yung pagkalas ng cover. Bali, may ginagawa kasi ako kanina, binaklas na nila. Hindi ko na nakuhanan yung pagtanggal ng ano, crankcase cover. So bali, ito naman po talaga yung topic natin, kung ano yung problema nito. So pasensya nyo na lang po. So ayan, tanggal na natin lahat ng limang spring. So ito na, matatanggal natin yung buong clutch ano niya, clutch lining. So tatanggalin na po muna natin yung lock ng ano, ng nut. Bali, may nakaipit kasi ng ano to eh, yung pinaka washer niya nakaldikit siya dito sa nut niya. So ganito po pagka ano. Masagabal pa rin siya eh. Kailangan natin siyang pukpukin para lumapat. So ang tornilyo po nito 22 mm. So maglalagay lang ako ng basahan dito sa gilid. Mas maganda po kung gamit yung power tools. So ayan, ang bilis niya lang tanggalin. Tapos tatanggalin na rin po itong clutch housing. So ayan, matatanggal nyo na po siya. So ingat po kayo kasi may washer po ito. Baka mahulog. So ayan yung washer niya. So
Pusok muna natin para hindi maligaw. So ito po yung spring na nasira. Tatanggalin ko lang po yung ano, circlip lock niya para matanggal na natin tong spring niya. So ayan na po, tanggal na natin tong spring. Bali ito yung problema niya. Ayan, nag-crack na siya o paputol na talaga. So yung mga ganitong pagkasira po, minsan tsambahan lang, nasa pyesa. Wala po yan sa paraan ng pagkambyo. Bali ito na po yung bago nating ikakabit na pyesa. So medyo matigas po yung spring, gamitan nyo po ng circlip para may buka nyo, para may pwesto rin siya. Sunod natin yung lock nya, yung circlip. Sunod yung washer. So ayan po, ready na siya. Pwesto na natin. Bali po ito, nakaguide naman siya doon. Hindi rin po kayo maliligaw dito. So ayan po ang function niya. So okay na po tayo doon. Babalik na po natin tong clutch housing. So next natin yung washer. So sunod-sunod na lang po ito. Tapos yung ito yung washer kanina, yung main lock. So meron din po siyang guide kung saan siya papasok. Makikita nyo na lang po yan. So next na natin pong nut. So gaya po nung kanina, naglalagay po ito ng basahan para mapagpilitang po yung pagkita. So next na po natin itong ano niya, clutch lining. So ito rin po yung sunod-sunod niya kanina, hindi ko na pinako para mas mabilis.
So ayan, ikabit na natin lahat ng spring niya. Next na natin tong crankcase cover. So alug-alugin lang po natin para lumapat siya. Kasi minsan makapit doon sa oil seal. So ayan, pasok na siya. Pero hindi nakasakto yung ano eh, yung arm o yung lever nito. So bubunutin ko lang siya ulit para i-adjust. So marami ng paraan para may adjust yan, pero mas madali sa akin yung ganito. So next na po natin yung cable. Bali hindi ko pa siya natutornilyuhan, pinupwesto ko lang yung cable muna. So, kakabit ko na lang po yung cable dito sa taas. Bali, noon ako kung ikabit doon sa ibaba bago dito sa taas. Mas nadadalhin ako sa ganitong pagkakabit eh. Kaya lang medyo masikip kasi pag-grader. So, ganyan yung ginagawa ko sa taas. Hanggang sa may align ko siya. So i-adjust na lang po natin ito kung saan mas gusto ni customer, kung may taas o medyo mababa lang. I-adjustment pa naman po ito. So okay na po siya, nakaset na lahat. Lalagay na po natin yung pamilya nitong cupcakes. Hello. Recorded detail. Mga ha. Ya, kung may babagoy man dito, yung sakit lang siguro, no? Hindi, eh, ano lahat yan? Ha? Dudugtong nga doon sa lumang sakit niya. Oo, ma. So ito na po siya at okay na, kinakabit na lang yung cambio para matesting din natin yung function kung okay siya. So ayan, bitan na lang natin ito. Yeah.
So, testingin natin. So, ayan po, nakita nyo, buhabalik na siya. So, i-actual natin, ipapasok ng cambio. So, ayan. So, ayan po, functioning na siya. Hindi na siya kailangan ibalik. Busa na siya buhabalik. Nakakalito lang kasing ano, i-cambio kasi baligtad. So ito na po siya, bali pinabit na po namin yung mga cover niya. And hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa panonood ninyo.